Nagbabalik po ang programang Manaliga. Ito po muli si Brother Richard Lagos. Si Kuya Bay. Ate San Garcia po, nagbabalik. At si Kuya Dennis po. Opo, kanina ay pinag-usapan natin itong tungkol nga dito sa paniniwala ng mga Saduceo. Ano po? At siguro sa puntong ito, sa pagkakataong ito po, magandang tingnan po natin din yung ating mga sarili. Ano? Totoo bang naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan? Ano? Kasi makikita ito, magre-reflect ito sa buhay natin. Gaano ba tayo nagpapahalaga sa buhay pananampalataya natin? Kasi sabi nga po natin kanina, itong mga Saduceo, itong mga matatalino itong sila, talaga nag-aaral sila, mga philosophers itong sila. Kaya naman, ang reason lamang yung gamit nila, kumbaga walang usaping pananampalataya, ang kaya lang nilang ipaliwanag ay yung hanggang sa kamatayan. Kasi beyond death, after that, hindi na nila kayang ipaliwanag. Kasi nga, sino ba naman ang patay na nakapagpaliwanag pa ng buhay sa kabila, no? Bumalik, no? Mula sa kamatayan. Ano? At ito po, siguro magandang tingnan natin, gaano ko ba napapahalagahan yung pananampalatayang ito sa buhay na walang hanggan? Ako ba talaga ay naniniwala? Kasi pwedeng sasabihin natin, naniniwala tayo, hindi ka naman nagsisimba. Naniniwala tayo, hindi ka naman na gumagawa ng kabutihan. Naniniwala tayo, pero yung buhay natin, taliwas naman doon sa paniniwala na yon, no? So, siguro po, ito yung magandang tingnan din po natin sa buhay natin. Ano ho? At kanina, ang dami pang mga very beautiful reflections itong mga kasama ko po dito. Siguro, pakinggan ulit natin yung ating theologian dito, si si Kuya Bay, na napakatagal yes. ng naglilingkod, no? The great theologian. Ang tagal ng season. Ang tagal na naglingkod. Kasi yung kanyang buhay pananampalataya ay nandun makikita sa kanyang mismong konkretong pamumuhay din sa kanyang paglilingkod. Salamat, Brother Richard. Meron na rin po kasi akong almost 30 years experience sa simbahan bilang church worker. Pero hindi ko yun sinasabi na ako marami nang nagagawa. Pero gusto ko lang, kaya kanina pa lang sa umpisa ay sabi ko ay na napaka-inspiring, masaya ako sa gospel dahil para bang nakukonfirm ko yung, nakikita ko yung meaning ng aking ginagawa. Na-confirmation na nakikita ko yung kahulugan na aking ginagawa sa kasalukuyan bilang nagtatrabaho sa simbahan. Kasi sa ebanghelyo ngayon, na-touch nga ako doon sa buhay, yung buhay dito at sa langit, yung magkarugtong ngayon. Pero nakita ko rin naman na hindi siya, parang requirement ba? Requirement siya para ka makarating dito. Although sinasabi natin starting, pero requirement. Ngayon, kung ganun, requirement ay gawin kong, sisikapin kong gawin na yung kasi may time limit lang ako dito eh. May time limit lang ako sa buhay na ito. Kaya sisikapin kong maging maganda yung ginagawa ko. Kung ito ang pinili kong bukasyon sa buhay ko, pagsisikapan ko yung trabaho na ito, yung bukasyon na ito para maging effective ako, maging totoo ako sa sarili ko. Sa karanasan, kaya nga po sinabi ko, nagtagal na ako sa simbahan. Sa karanasan, masaya kasi ako at ito yung gusto ko na wala lang akong ano, kung sabihin ng Panginoon na ay, hindi naman yun sapat eh, o sobra-sobra. Wala akong iniisip kundi naniniwala kasi ko doon na ito yung parang tungtungan ko na baka makarating ako doon sa kabilang buhay. Gawin ko ng mabuti yung aking apostolate dito kahit pa na may mga sakripisyo. Halimbawa, sa pamilya, malaki kasing implication din sa pamilya, Brother Richard, yung yung aking pagtatrabaho sa simbahan. Una kasi, siyempre yung financial na concern na parang hindi natutugunan. Kasi hindi naman din yun ang pangunahin kong hangarin, kundi ang aking, masaya ako na naglilingkod sa simbahan. Pero sa kabilang dako naman, may nagsasuffer na, may, kaya sabi ko may sakripisyo dahil siyempre hindi rin natutugunan ng pangailangan ng aking ng pamilya. Ngayon, hinihikayat ko naman din yung aking pamilya na gusto ko rin yung kanilang damdamin ay maging kaisa ko. Yung kaisa sila sa akin, sa aking apostolate. Dahil pag ako ang tingin ko, pag gumagawa ako, gusto kong parang gumagawa na rin sila. Yung sakripisyo na dinadanas ng aking pamilya
ay isang contribution yon sa aking apostolate. So parang ang tingin ko, Brother Richard, Kuya Dennis, na pag nag-apostolate ako dito, hindi lang ako ang nag-apostolate. Nag-apostolate ang buong pamilya ko dito sa simbahan. Mm-hmm. Kaya kasi nagsasakripisyos din sila eh, mm-hmm, para sa trabaho ko dito, para din ma-achieve ko yung happiness, yung joy, yung fulfillment. Mm-hmm. Kasama rin sila doon. So kaya hanggang ngayon nandito pa ako sa simbahan. Ang nagtatrabaho, pinagbutihan ko hanggat sa aking makayanan without any condition na ano, basta lang, isa lang, aking pananampalataya, yeah, na ito, mm-hmm, ay umpisa at ito ay maging tungtungan ko na mapunta ako doon, makapiling ko ang Panginoon nating Diyos. Ang galing, ano? So yung buhay paglilingkod mo, Kuya Bay, ito idinidikta ng iyong pananampalataya. Yeah. No? Napaganda. Si Kuya Dennis. Alam mo, Kuya Bay, napansin ko, alam mo, Brother Richard, si Kuya Bay, kung titingnan mo, talagang napaka-devoted sa trabaho, ano, committed sa simbahan talaga. Mm-hmm. Ever since na nakilala ko siya, bago pa lang ako napunta rito na simbahan, nakilala ko siya. Tatong ko sa sarili ko kasi kanina, tinatanong ko habang nagsasalita siya, ako ba qualified katulad ni Kuya Bay? na makakaranas ba ako ng buhay na walang hanggan? Ano? So baka ako naniniwala din ako doon kasi nga sa kabila nga nung pagiging abala sa trabaho, sa ibang bagay na matugunan yung pangangailangan natin. Pero makulang eh, parang may kulang ba sa iyong pagtatrabaho? Kasi after nung mga panahon na naghihirap ako sa buhay din, ano, kumbaga parang naranasan ko yung hirap dito sa trabaho. Pero pag nasa simbahan ako, nagkakaroon ako ng kasiyahan ba? Yun, nandun yung loob ko ba na parang ang saya-saya ko, para bang yung outlet ng trabaho dito ko na ibubuhos. Tapos sooner or later, hindi ko namamalayan yung trabaho ko, eto na umaangat na pala ako. Ano, in a few years ng pagtatrabaho ko, hindi ko alam na magkakaroon ako ng ganitong posisyon na mamimit ko yung pangangailangan ko. And then, hindi ko na inisip kung ano yung matatanggap ko sa simbahan eh. Ang sa akin ay ma-share ko pa kung ano yung natatanggap ko ngayon. Dahil ito yung natanggap ko dahil dito sa paglilingkod na ito. So, kumbaga, kung titingnan ko kung qualified ba ako sa sinasabi nating eternal life, siguro malamang pinagtatrabuhan ko ngayon yon para maging qualified. Hindi ko masabing qualified ako. Pero sabi nga, dito sa gospel nga natin, pagtrabahuhan mo kung ano yung gagawin mo dito dahil sa huli, ito rin yung magsasabi sa'yo na ito yung ginawa mo at ito rin yung darating dadatnan mo sa buhay na walang hanggan. Napakaganda, no? Si Ate Sen, kanina may gusto rin sabihin yan. Oh, pansin ko nga, kanina pa yung gusto magsalita ni Ate Sen. Gusto ko yung point mo, Kuya Dennis, yung talagang pagsisikap. Ano? Lahat naman tayo nagsisikap eh. Mm-hmm. Nagsusumikap. Pero yung pagsusumikap nga natin ito, dahil nandun yung pananampalataya, yes, at nandun din yung pag-asa natin, no? Mm-hmm. Kaya nagsisikap tayo talaga na makamit, hopefully, no? Kasi yun yung gusto nating bigyang diin din dito, yung sa akin nga kanina, sinasabi natin, yung pag-asa. Yun yung assurance eh, na kahit di mo man siya nakikita, pero nando doon yung pag-asa. Mm-hmm. Diba? Kaya lagi nating kinoconnect yan. Kung hindi tayo naniniwala, yes, sa kabilang buhay, life ito, after death, wala yung pag-asa, yes, na sinasabi. May repercussion. Kaya nga. Oo, diba? May repercussion. Oh. So wala tayong inspirasyon. Mm-hmm. Kasi hanggang dito lang eh. Si Ate Sen. At saka nga pala, sa 7 years na rin kasi ako dito. At maraming nagsasabi, alam mo Ate Sen, swerte-swerte mo. Kasi yung pagpasok mo ay ito yung mga programa ng diocese. At totoo yun, kinoconfirm ko na ang swerte-swerte ko talaga. Kasi unang-una, yung pagpasok ko sa simbahan ay divine arrangement din na ang makilala ko at makasama sila nga. Lalo pa, nung makasama ko si Kuya Bay, sa totoo lang, oo. Hindi lang talaga yung faith ko ang nag-grow, kung hindi yung mga konkreto na sinasabi niya na ngayon ay ina-apply ko sa buhay ko. Halimbawa, yung sinasabi niyang, ano ang konkreto mong ginagawa pagdating sa nakakakita ka ng mga taong nangangailangan? Yun, hindi lang basta, halimbawa, magsisimba ka. Oo, tama yon, magsisimba ka. Pero ano yung konkreto mong ginagawa para dun sa mga pangangailangan, kung paano ako tumutugon dun sa pangangailangan ng iba. Yun. Tapos, sa kanya ko din nakikita kasi, kaya inspirasyon din namin si Kuya Bay talaga, pagdating dun sa konkreto na ano ba yung sinasabi talaga ng Ebanghelyo? Yan, ano ba yung sinasabi ng Ebanghelyo? Every day may pagbasa tungkol sa Ebanghelyo. Ano yung konkreto na ginagawa mo?
Yun. Tapos, bakit ka pa nananatili hanggang ngayon dito? So, sa akin, personal ay walang iba na dahilan kung bakit patuloy akong naglilingkod. The fact na sinasabi nga na natutungan ba'y pangangailangan ng pamilya. Hindi na yon. Kasi unang-una, lumawak na nga yung pamilya ko dito. Nagkaroon ng maraming kaibigan. At yung pananampalatayan na makilala talaga si Kristo ng lubusan at mahalin siya. At yun yung isa na talagang tangi na kung bakit ako nagtatagal dito, naglilingkod dito, ay dahil kay Kristo. Mm-hmm. At ito yung tuntungan ko din na, inspirasyon ko din na dream ko na sana makarating din ako doon sa buhay na walang hanggan na yun. At yung ginagawa ko ngayon ay dahil sa Kanya. Only Jesus talaga. Mm-hmm. Yun. Ang galing. Nalala ko tuloy isang kasabi-sabi nga eh, yung daw kung anong ginagawa natin, ito'y idinidikta ng pagkatao natin. Mm-hmm. At yung pagkatao naman natin, ito'y hinuhubog ng pananampalataya natin. Mm-hmm. Kaya maganda yung pagkatao natin ay hindi hiwalay sa pananampalataya. Talagang nandun yung integration na sinasabi ni Kuya Bay kanina, na merong integration sa pagkatao natin, na yung faith ko ay buhay ko at ito yung nagiging ako. At kung ano yung ginagawa ko, ito yung lahat ay dikta ng pagkatao at ng pananampalataya ko. At ito nga po siguro yung hamon sa atin. Yung Saduceo nung nabinagit sa Bible, yung buhay nila, kasi yun yung dinidikta ng pagkatao nila na hindi hinubog ng pananampalataya. Kulang sila sa pananampalataya. At ngayon, sabi ni Kuya Ben nga kanina, dudugtungan natin yon. Kung sila hanggang kamatayan lang, because of our faith, yung faith na rational faith natin, na may rason yung pananampalataya natin, no? And also because of Jesus Christ na inireveal sa atin yung buhay na walang hanggan, no? Madugtungan. At ito nga yung buhay pananampalataya natin. At tamang-tama, we are celebrating and actually we are closing, no, this month, yung Year of Faith. At ang paalala palagi sa atin, no, ng taon ng pananampalataya is to always encounter Jesus. Kasi kung wala naman si Kristo, hindi naman natin mararating yung pananampalataya na may buhay na walang hanggan pala eh. Mm-hmm. Na may resurrection of the dead. It's all because of Jesus, dahil kay Kristo. Kaya nga, ang nakakalungkot, kung dumating na si Kristo sa buhay natin at hindi pa rin tayo naniniwala na may buhay na walang hanggan at may resurrection. Yung mga Saduceo, nakakalungkot, dumating na si Jesus sa buhay nila, hindi pa rin nila tinanggap yung buhay na walang hanggan. Ano? So, kaya nga po, siguro magandang challenge, magandang hamon sa ating lahat ito, na especially tayong mga tagasunod, no, naniniwala kay Kristo, na gaano ba kalalim yung ating talagang pananampalataya na may buhay na walang hanggan, no? Na hindi nagtatapos sa mundong ito yung buhay natin. But there is an eternal repercussion sa lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito. Kaya nga siguro, ito nga po yung sinasabi, nagbibigay ng pag-asa sa atin na itong pananampalataya na ito na nakaugat sa ugnayan natin kay Kristo, ugnayan natin sa Diyos, ang siyang magbibigay sa atin palagi ng pag-asa. Kaya nga hindi mapaghihiwala yun, yung faith, yung hope, at saka yung love, no? It's because yung pagmamahal talaga ng Diyos. No? Actually, it's the love of God. Ang pagmamahal ng Diyos talaga ang nagbigay ng muling pagkabuhay sa atin, no? Si Kristo, ang pinakamensahe niya sa atin is talagang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At nalala ko yung sabi Kuya Ben ng isang philosopher, no? Pag-usapan natin itong mga matatalinong Saduceo na to. Na sabi nga ni si Gabriel Marcia, sabi niya, kapag sinabi kong I love you, gusto kong sabihin sa'yo na you shall never die. Hindi ka mamamatay. Pag daw tayo nagmamahal talaga, at minamahal natin isang tao, sinasabi natin sa kanya na you shall never die. At tayong lahat, imagine, we are all loved by God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Saka sinasabi sa atin ng Diyos, you shall never die, you will never die. No, napakaganda ng ating talakayan. Sige, final words, Kuya Bay. Sa akin lang, sabi mo nga, Brother Richard, ay dahil sa pagmamahal yung sumatotal dito. Yun kasi ang Panginoon, kaya hanggang ngayon, ang Panginoon ay hindi namamatay, andito siya kahapon, ngayon, bukas, at pagpakailanman, dahil sa kanyang pagmamahal. Totoo. Kaya yung sinasabi mo na pag nagmamahal, hindi ka mamamatay. Mm-mm. Kasi, yung ganon, pag tayo nagmamahal na walang kondisyon tulad ng pagmamahal ni Kristo, naging totoo tayong tao, nagiging totoo tayong imahin, yung ito, image, likeness, at dignidad nandoon na. Nararating natin, Kuya Bayo, yung rurok ng pagkatao natin. Kung
kung naka, naka yung sinabi mo kanina na Christ is the center of our life. Mm-hmm. At isa yung Brother Richard, alam ko isa yun sa pinaka premise. May mga premises kasi yung sinodo ng bishops mm-hmm. yung last year mm-hmm. doon sa new evangelization mm-hmm. the Christ as the center in our life as a Christian. Mm-hmm. Community. Ito paulit-ulit din niya sinasabi sa PCB to no yung pagiging center ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga siguro ang makukuha nga natin dito kung naramdaman mo at naranasan yung pagmamahal ng Diyos, siguro yun din siguro masasabi na mas pipiliin mo pang magmahal pa kaysa sa hindi ka magmamahal. Diba? At ito yung pangarap sa atin ng Diyos that we become a network of loving people, network of loving persons, no? Kaya nga ito yung tinatawag na discipleships, no? So mamaya sa paglalagom ay muli nating babalikan itong napakabilis ng oras po natin at sana kung nabitin kayo sa usapan, pwedeng gawin ninyo laman ng chismisan po ninyo itong gospel natin ngayong linggo. Kung yung mga nakikinig sa atin sa palengke, sa Tracy, gospel. Although lahat naman ng gospel sa yes, actually. Tsaka maganda siya. Napakayaman. Pero, napakayaman. Kung pag-uusapan lang talaga natin to everyday, talagang we will talagang mabubusog tayo ng spiritual gifts, no? Coming from above. Hindi ko alam nga yung brother kung it's a mystery or work of the Holy Spirit. Parang, kakaiba kasi naramdaman mo, di ba? Parang bang ito yung binibigay. Yung gospel yesterday, meron. Pero yung gospel today, iba pa rin. Nadadagdagan. Yes, totoo yan. Okay, so sige po. At wag po kayong aalis. Meron pa po tayong huling bahagi ng ating programa. Magbabalik din po kagad ang ating programang Manalig Ka. Kalingat pang unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw. Turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamalya ng payapa sa kalikasan kabuhayan kakanyahan paniniwala. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po muli si Brother Richard Lagos. Si Kuya Bay. At si Ate Sen Garcia po. At si Kuya Dennis po. Tayo po ay dumako na sa pagtatapos ng ating programa. At kanina po, sa halos sa isang oras na natalakay natin, ay pinag-usapan natin yung kahalagahan po ng buhay na walang hanggan. Ano ho? At sabi nga natin, itong mga grupo ng mga Saduceo, sila itong mga tao na hindi naniniwala na mayroong resurrection of the dead o yung muling pagkabuhay. Pero salamat kay Jesus na ipinahayag sa atin
no, ipinakita sa atin at itinuro sa atin na mayroong buhay na walang hanggan. At siya mismo, no, siya mismo yung nag-guarantee, siya mismo yung nagpapatunay sa atin at binibigyan tayo ng kasiguraduhan na totoong mayroong buhay na walang hanggan at mayroong muling pagkabuhay. Ano po? At ito nga po, hamon sa atin, sa pagdiriwang natin at pagtatapos ng taon ng pananampalataya, na yakapin, no? Yakapin din ito, itong paniniwala, itong pananampalatayang ito. At sinasabi sa atin na sana itong pananampalatayang ito sa buhay na walang hanggan at sa muling pagkabuhay natin ay magdulot ng pagbabago sa pang-araw-araw nating buhay. No? Sa pagtingin mismo natin sa buhay. No? Kasi iba po yung tao na naniniwala sa hindi naniniwala. Naalala ko po yung sabi ng isang founder ng isang movement, si Kiara Lubick. Sabi niya, if you have faith, then you have hope. Kung meron daw po tayong pananampalataya, meron din tayong pag-asa, no? If you have faith, then we have hope. At sabi pa niya, if you have hope, you live differently. Kung meron tayong pag-asa, iba yung pamumuhay natin kumpara dun sa taong walang pag-asa kasi wala siyang pananampalataya. Ibang-iba ang uri ng pamumuhay ng taong may pag-asa. So kaya po sana ang pananampalataya nating ito ay magbunga at magdulot lagi sa atin ng pag-asa. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos at lagi nandoon ang Diyos na nagmamahal at gumagabay po sa atin. So ito po yung halos, pinag-usapan natin sa halos isang oras na kwentuhan na talakay natin. Alam kong hindi sasapat yung isang oras para pag-usapan lahat-lahat, ano ho, dahil napakayaman ng itinuturo sa atin ng gospel, ng mabuting balita. At sana po patuloy niyo po kaming subaybayan, sana patuloy po kayo makinig sa ating programa tuwing Linggo tungkol po sa pagninilay sa ating ebanghelyo. At muli po namin kayong inaanyayahan na makinig muli sa susunod na linggo para po sa panibago na naman na topic, bago na naman na pagninilay sa gospel sa araw na yon. At darako po tayo ngayon sa mga greetings, mga pagbati po at sa mga prayer requests. Siguro po kung sa sina Ate Sen, sino Kuya Dennis at sina Kuya Bay, kung meron kayong gustong batiin, ay maaari natin silang batiin ngayon. Unahan, paano ba? Kuya Dennis muna. Okay, so binabati ko siyempre yung mga kasama natin dito sa simbahan, lalo na yung mga Prex family, ano, na patuloy silang makinig sa mga ganitong talakayan sa Manalig Ka, yung ating social communication program dito sa diocese natin. Dahil unang-una, ang Prex ay pinapahayag din natin dito. So dito pa rin natin nakikita yung pagmamahal ng Diyos ang maging kaisa't kabahagi ng ating simbahan. Okay, pinagpala ang mga manggagawa ng ating simbahan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Brother Richard sa pag-invite dito sa programang ito. At binabati ko ang mga katikista, mga DK workers ng ating diocese. Nawa po ay patuloy tayong magpatuloy sa pakikibahagi sa misyon ni Kristo. At tayo din pong lahat na nakikinig ay inaanyayahan din na maging katulad ni Kristo. Okay, si Kuya Bay. Unang-una, good nice ko lang magpasalamat din kay Brother Richard sa pagkakataon na ako ay makapiling makasama dito sa programang ito. Binabati ko rin ang aking, siyempre ang aking mga anak, ang aking tatlong anak, ang aking asawa na nasa abroad, si nasa Canada. Sana makarating itong broadcasting nito, Brother Dennis, Brother Richard. Pwede yan. Pwede. At binabati ko rin yung mga kasama ko sa trabaho sa simbahan, yung mga DK workers. Mm-hmm. Oh, mga DK workers, ha? Dapat nakikinig kayo sa programang ito at pinag-uusapan din ninyo ito, at hindi lang basta nakikinig at pinag-uusapan, sinasabuhay din ninyo ito. Amen. At higit sa lahat, gusto kong nais ko rin i-express yung aking pasasalamat sa mga kasamahan, kay Brother Richard, kay Kuya Dennis, kay Ate Sen, at sa iba pang mga kasamahan namin dito sa parokya na naging inspirasyon ko sa aking paglilingkod sila. Kuya Choi, na nagbibigay ng panahon kahit walang kapalit, walang kondisyon. Na-inspire din ako. Sa mga kasamahan, malaki kasi ang naitulong sa patuloy ko pang pagpapalakas pa rin ng aking pagtatrabaho dito sa simbahan, pag-apostolate sa simbahan. So, naniwala ako na ang isa
ay nakapag-inspire din ng isa dahil yan ay karanasan ko. Maraming salamat, Brother Richard. Brother, maraming maraming salamat sa invitasyon. Sa susunod, pwede pa rin magpulahan. Oo naman. At maraming salamat din sa inyo na naging kabahagi natin sa ating programa. At nais din po namin ako at saka si Brother Mitch po ay nais namin kayong anyayahan na samahan kami sa pananalangin lalong-lalo na po sa aming para sa aming nalalapit na ordinasyon sa darating na Sabado. Oo, darating po Sabado. Oh, brother. Dito po sa St. Joseph Cathedral. Invited po kayong lahat. KKB nga lang. Okay. Sana po samahan niyo po kami sa panalangin na sana kami patuloy na maging tapat sa pag-ibig ng Diyos sa amin at maging daloyan din ng biyaya ng Diyos. Ano po. At nagpapasalamat pa rin po ako sa mga taga-pakinig natin, sa taga mga tumatangkilik sa ating programa at ganoon din sa lahat ng mga taong nagiging instrumento para maging matagumpay ang mga programa natin, lalong-lalo na ang mga programa sa ebanghelisasyon. Ano po, pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. So tayo po ay tatapusin natin ang ating programa ngayong oras na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangunahan po sa atin ni Kuya Dennis. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli naman, nagpapasalamat po kami sa napakagandang pagkakataon na ibinigay mo po sa amin, nila Kuya Bay, Ate Sen, at Brother Richard, na naganyaya po na makibahagi sa talakayan po dito sa manalig ka ng programa po dito sa atin sa katedral. Na kami po ay nagpapasalamat dahil sa pamagitan din ng aming ordinaryong pamumuhay ay matuto rin kami na makapagbigay ng ganitong refleksyon, ganitong pagninilay upang sa ganon ay maibahagi rin namin ito sa aming pamilya, sa aming kapwa at sa mga tao pag nangangailangan na hindi sa nakikilala ang Diyos sa buhay nila. Sana Ama, ang ganitong programa ay patuloy mong pagpalain ang mga namumuno rito upang sa ganon ay patuloy pa rin silang magkaroon ng evangelisasyon, makapagpahayag ng mabuting balita sa pamagitan ng radyong ito upang sa ganon ay maramdaman pa rin nila ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ang lahat pong ito, Ama, ay tinataas namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo at ng panalangin ni Bireng Maria. Ikaw na napupuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po ay magpapaalam ang bawat isa sa amin para sa unahan mo na, Kuya Bay. So, mga kaibigan, mga kasama, panahon na upang magpapaalam hanggat sa muli, magkita-kita tayo uli sa sunod na programa. Okay, inaanyayahan din po namin ang lahat ng mga nakikinig na patuloy na makinig at tangkilikin ang programang Manalig Ka. Okay, salamat po sa inyo at nagpapaalam po kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. At ito po muli si Brother Richard Lagos ang laging nagpapaalala sa inyo at nakikiusap. At sana tayong lahat ay maging mamuhay sa ating pananampalataya sapagkat ang taong nananalig laging sa Diyos nakikinig. Pagpalain po kayo. Walang mararating na bukas, ngunit kung siya ang
ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay. Manalig ka, nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus.